Maga ang mukha at hindi maidilat ng mata ng 17 anyos na si John Kurt. Isang ligaw na balang tumama sa graduating high school student kahapon ng madaling araw sa loob mismo ng kanilang bahay sa Bagong Silang, Caloocan. May kinabukasan pa yung bata eh. Tinanggalan nila ng kinabukasan eh. Ano mangyayari sa anak ko? Sa inisyon na investigasyon, pasado alas 12 ng hating gabi, habang natutulog ang pamilya ng biktima, nakarinig sila ng malakas na putok. Dito naginising ni John ang kanyang mga magulang. Duguan na ang kanyang ulo. Bakas pa ang butas mula sa bubong ng pamilya galang. Dito pinaniniwalaan tumagos ang bala na tumama kay John habang nakahiga dito. Ang ikinasasama na loob ng pamilya, wala man na doon silang kalaban-laban nang mangyari ang insidente. Ayon sa mga doktor, bumubuti ng kondisyon ng binata. Yun nga lang, hindi pa rin naiaalis ang bala na pumasok sa gilid ng kanyang ulo. Yung bala, nasa isang bahagi ng kanyang muka na medyo maselan. At kung agad-agaran natin siyang hahabulin o kukunin, makalalo tayong makabigay pa ng additional na damage. Tinamaan din ng ligaw na bala ang kapitbahay ng pamilya galang. Isang bala ng kalibre 45 ang nakuha sa lugar. Swerte namang walang nasaktan dito. Biglang may malakas na bumagsak, tapos bigla akong may naramdaman sa likod ko na may gumano, na mainit. Halos 2 buwan pa lang ang nakalilipas mula nang mapatay ang 7 taong gulang na si Stephanie Nicole Ella dahil din sa ligaw na bala. Pero di tulad sa kaso ng bata, may lead na agad ang mga pulis sa kaso ni John Kurt. May nag-aaway na 2 grupo ng kabataan. Maaaring sa kanila nagmula yung balan. Nagsasagawa na ng operasyon para matugis sa mga sospek. Mon Gualvez, News 5.